Magandang araw pong muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Innova 2017 model. Papalitan ko po ito ng fuel filter. Tanggalin niyo po muna yung cover niya sa ibabaw para mas maluwag yung matanggal yung fuel filter pump assembly. Yan po. Putol na po yung rubber niya kaya ilis niyo na lang. Gamit ka po ng box wrench sa number 10 para matanggal mo po yung fuel filter assembly kasi may nakaharang po dyan. Yan po yung naglalak para hindi po mabunot yung fuel pump assembly. Meron po yung socket wire. I-press nyo lang po yan tapos pwede na po siyang hugutin para maghiwalay. Dito naman sa ibabaw meron po yung dalawang hose. May clamp po yan. Pisilin mo lang po para matanggal mo yung clamp niya. Tapos gamit ka po ng plier para maluwagan mo po yung dalawang hose sa ibabaw. Ayan po yung pinipihit-pihit ko ng plier. Ayan. Ganyan po yung pagluwag mga boss, pero alalay lang dapat. At pag okay na, napagalaw mo na po yung dalawang hose, pwede na pong kamayin para matanggal mo po yung hose. Hugutin mo lang yan. Dito naman sa dulo po, ayun, yung kamay kong bandang kaliwa, kung mapapansin nyo, ayan, may kinakapa po ako dyan, lapit ko yung camera. Meron po dyan, hose papunta po yan ng tangke mga boss, ayan. Meron din po yung clamp. Kaya rin po yan pigayin ng kamay nyo. Pero kung hindi nyo kaya, gamit na lang po kayo ng plier o kaya long nose. Tapos itulak nyo, itulak nyo lang po yan ng flat screw kung hindi nyo po kayang tanggalin. Kasi medyo masikip po yung pwesto dyan. Pero malambot lang po yan. Pero ito, gagamit ka po talaga dito ng plier dahil yung clamp nito matigas. Ito na po kasi papunta sa makina. O, pag natanggal mo na po yung apat na hose, na itulak mo na siya, pwede na pong hilahin pataas itong fuel pump assembly niya. Medyo uga-ugain mo lang mga boss. Ayan. Ba? Okay na po siya. Sa pagluwag dyan mga boss, para naka-roscas lang yan. Pakaliwa po yung luwag nyo. Maluwag lang po yan mga boss. Hindi po yan masyadong mahigpit. Ayan o. Napakita ko sa inyo o. Nilalaro-laro ko pa eh. Medyo titigil-tigil lang po yan. Kasi alam nyo naman, plastic. May pag nabarhan lang ng konting dumi, hindi mo na may pihit. Kaya gagawin mo lang doon, ugaugayin mo lang siya, parang ilalaro mo. Yung balik-balik mo lang. O, pag okay na, kuha ka po ng flat screw. Kaya lang, bago mo po siya paghiwalayin, tingnan mo muna itong ituturo ko sa'yo para sigurado ka. Kasi, meron po yung aro. Ayan po yung aro tinuturo ko. Yan. Kailangan po mga boss, magtapat yung aro na yan. Yan, dalawa. Kailangan po tapat yan. Kapag hindi po yan tapat mga boss, pag binalik niyo siya, mag-iiba po kayo ng position ng mga hose. Mag-iiba po kayo. Lalayo po yung mga hose nyo. Kaya kailangan, nakaposition po yan. Kung saan po yung aro niya, dun nyo po siya itatapat. At sa pagtanggal nyo naman po nito para maghiwalay siya, sikwatin nyo lang po siya ng flat screw. Kasi medyo makapit din po yan kahit nasabihin nyo pang o-ring lang yung pagitan nilang dalawa para wag tumagas. Medyo makapit po yan mga boss. Kaya pinakadabit dyan, gumamit ka po ng flat screw. Tapos sikwa-sikwatin mo lang. Madali naman po yan matanggal pag sinikwat mo na siya ng flat screw. Aangat po yan dahan-dahan. Kaysa naman hihilahin mo pa, mahihirapan ka po. Kasi matigas din niya pag hinila mo. Hindi ka tulad pag sinikwat mo siya ng flat screw, hindi ka mahihirapan. Sa paggawa naman po ng sasakyan, diskarte lang eh. O, tignan mo to. Diba? Dahan-dahanin mo lang iangat yan eh. Yan uga-ugay mo lang siya. Ganun lang po mga boss. Diba? Hindi ka nahirapan. Ito naman po, panibago ko naman ituturo sa inyo. Ayan, meron po yung gatla. Ipapasok nyo po yun. Ayun, yan tinuro ko ng flat screw. Ipasok nyo po yan dyan. Kasi kung basta-basta nyo po yung idin, hindi po na itapat. Naku, mabubungi. Mababasag po yung plastic kung di nyo mapansin. Kaya titignan nyo po maigi. Bukod sa aro, ayan, bukod sa aro na yan, kailangan po nakatapat din yung sa gatla. Pwede mo na pong alisin itong fuel filter. Ayan po yung fuel filter niya. Actually, medyo okay pa yung fuel filter niyan. Kaya lang, maselan po yung may-ari nito. Gusto niya, pag nag-change oil, kailangan palitan na rin. Kasi nakaranas na siya sa ibang sasakyan niya na nagkaroon siya ng problema, tumirik, ganun. Dahil sa fuel filter, parang nagkaroon siya ng phobia. Kaya every time papachange oil po siya, pinapalitan niya na. Which is tama naman para sa akin. Kasi yung oil filter naman na nilalagay ko dyan, hindi naman siya original. Replacement lang po. Mas mura naman po siya ng dihama kaysa sa original.
O, pag okay na po, gasan mo lang po siya ng diesel. Diesel lang po gamitin niyo dyan, pambanlaw. Ganun lang po mga boss. Huwag niyo nang gamitan pa nung kung ano, lalo na every time naman na nagpapa-change oil kayo, nagpapalit kayo. Huwag niyo nang gamitan ng kung ano-ano pa, basta diesel lang din panlinis niyo, kahit kalahating litro lang, kalug-kalugin niyo lang, okay na po yun. Ito na po yung bagong fuel filter mga boss. Replacement Japan po yan mga boss, yung oil filter na yan. O, pagtapos yung tanggalin yung o-ring na tinanggal nyo, ito po yung bago, ilalagay ko. Ayan, ayan po yung bago, naikabit ko na. Tapos, ito naman po yung bagong fuel filter. Sa pagkabit naman po ng fuel filter, mga boss, hindi mo naman pwedeng baligtarin pa yan eh. Diba? Wala naman kaliwat kanan yan. Pero alam mo naman sigurado kung saan yung uunahin mo. Ganun lang naman po yung mga boss. Kaya ko naman ito nasasabi sa inyo para hindi po kayo magkamali. Ngayon, sa pagbalik mga boss, gaya po ng tinuro ko sa inyo kanina, pagtapatin nyo po kagad yung aro. Kasi ako mismo nagkakamali rin po ako dyan. Nalilito po ako. Minsan naduduling ako. Hindi ko po naitatapat. O, may gatla po yan. Kasi mamaya pag diin nyo po sa ano, hindi tumapat sa gatla, mababali po yan. Yung pinaka papasok sa gatla. Hindi ko alam kung ano pangalan yan. Pasensya na po kayo. Pero hindi naman big deal yun eh. Ang maganda dyan, kailangan magawa nyo dapat yung gusto nyong gawin at maging tama yung trabaho. Hindi po ba? Tapos, pag naisalpak nyo na po yan sa loob, gagamit ka po dyan ng kaunting pwersa. Parang ipipress mo po yan ang dalawang kamay mo. Ipipress mo po yan ang dalawang kamay mo para pumasok po siya. Pero pag hirap ka, pwede mo humalap ka ng kahoy. Doon mo po siya idiin. Iiwas mo po yung wire sa pinakapwet. Ganun po ah. O ngayon, naisalpak mo na po. Diba? Naisalpak nyo na. Halimbawa, o, ayan po yung aro. O, tapat po yan. Pansinin nyo po yung roscas. Tapat din po yung aro. Ayun po yung pinaka-perfect nyan. Ngayon, sa pagkabit naman po nyan, nakita nyo tinuturo ko ng flat screw. Ayan, ayan. Yung pong gatla. Ayan yung gatla. Yung meron pong hiwa siya. Ayan. Makita nyan. Meron po yung pagdaraanan. Yung gatla na yan, dun mo po yan itatapat. Dito, dito. Ayan, ayan po. Ayan, oh. Diyan mo po yan itatapat para mag-lock po siya. Mag-i-slide po kasi siya dyan. Pababa. Ayan po, di ba? Oh. Pasensya na po kayo. Hindi ko masyadong kabisado yung pangalan ng ano na yan eh. Ayan. Pag naisalpak nyo na po yan, siyempre dating gawin, ibabalik nyo ngayon yung mga hose niya. Yung apat na hose na tinanggal nyo. Unahin nyo yung galing sa tangke na hose. Ayun, yun nandun siya. Kasi itong dalawang hose sa ibabaw, madali lang naman po ito ikabit. Dapat nga lang po, siguraduhin mo yung mga clamp niya is maganda po yung pagkakabit mo. Kasi pag hindi po maayos yan, pwede po yan sumingaw. Pwede ka pong tumirik. At pag okay na, ilagay mo na po itong dalawang hose sa ibabaw niya. O, tutusok mo lang po yan, malambot lang naman po yan. Iayos mo lang din yung pagkakabit ng clamp. Para huwag ka magka-problema. Kasi ayan po yung pwede magpahamak sa inyo. May pressure po yan. Maaari pong matanggal yung hose. Pag andar nyo, bumubulwak yung diesel. At may possible na pwede po kayong tumirik. Ngayon, bago nyo po isara yung isang hose. Ayan. Sa ibabaw po, meron po yung ididiin kayo. Ipapump nyo lang po yun. Kung nakita nyo po yung diniin ng tamko, ayun po yun. Ipapump nyo po yan na para ang nagbibleed ng brake ng sasakyan. Oh, ganun po mga boss, magtatanggal ka ng hangin ng fuel filter. Nakita mo, pag buo na po yung lumalabas, nakita mo parang buo na siya, balik mo na po yung hose, gamit ko uli ng plier para ipitin mo yung clamp at may pasok mo na po siya. Basta lagi nyo pong tatandaan yung mga clamp niya, sigurado po kayo na tama po yung pagkakalagay nyo at mag-lock na yung hose. Oh, ganun po. Tapos bombahin mo po siya ulit. Para sigurado ka na wala nang hangin at matigas na po yung pump. Tapos ilagay mo na po yung naglalak dito sa ibabaw ng fuel filter pump. Tapos yung socket wire, tapos itong cover niya. Ganun lang po mga boss, di ba? Simple lang. Tip ko lang po sa inyo mga boss na kapag barado ang fuel filter, based on my own experience, ang problema po niyan, hard starting, hirap sa arangkada, mabagal ang andar niya, di gaya ng dati, at meron po siyang kadyot. At higit sa lahat, sa dashboard nyo, magwa-warning na po yung light niyan. Sige po, start ko na po itong sasakyan. Sa pagpapaanda ng sasakyan mga boss, isa lang importante dyan, gamit po kayo ng susi. Joke yun.
Yun, okay na po. Maraming salamat po sa panonood, mga boss. Sana po meron po kayong natutunan kahit kaunti lang. Huwag niyo naman po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung maaari, pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat po muli, mga boss. Sana lang talaga natatandaan niyo lagi yung mga tinuturo ko para magamit niyo pagdating ng panahon.